Hintik na buhay to. Wala namang nagmamahal sa akin eh. No one gives me attention. Feeling ko nga palagi akong nag-iisa. Sa dami-daming problema, ito pa ang nangyari sa akin. Deserve ko ba to? Wala naman akong ginawang mali ah. Salome? Tingnan mo tong ginawa nila sa dating buo at masaya na pamilya. Iniwan nilang sira. Sirang-sira. Lintik naman to, Mirna! Kita-kita ko sa dalawang ito! Kaibigan ko nga lang yun! Tumigil ka nga! Ang laki-laki ng anak natin! Nagkaroon ba sila ng pakialam sa akin? Ang mga ingay at awayan nila, I still remember how they fought that day. Umalis lang siya at sinabing, "Sorry anak, pero kailangan ko itong gawin." Hindi ko alam kung anong gawin. Wala akong magawa. Until now, I feel so helpless. Sa kabila ng problemang iyon, I even tried to pray. Lord, please help me. Please save our family. But even after all the prayers I whispered, rosaries I dictated, and hours of kneeling down, begging, I don't think he heard me. Now, sabihin mo sa akin, how can a teenager like me deal with that situation? It changes you. It defines you. What else can I do? Kahit saan ako pumunta, sinusundan ako ng mga problema ko. Ano to, destiny? Itinakda sa akin. OMG! Ano is father's kabit? Hmm? Alam mo ba girl, yung tatay niya, kaya dala natin kabit. Huh? Kaya dala natin. Mga chismosa! Ano ba girl? Alam kong mali yung ginawa ko. Pero may mas mali pa ba sa ginawa nila? Kahit konting pag-asa lang, I want to fight for it. There are 365 days in a year, and only one of those days are we together as a family. It's the one day of my life that we are complete. Hopefully, I thought that this would be that day. Until... Hello, Patricia. Hello, hon. I miss you. Saan ka ngayon? Nasa bahay ako. Kasama ko pamilya ko. Karawan ng anak ko. Oh my, hon. I'm sorry I can't go to your daughter's birthday. Pwede ba kulas? Mamaya na yan. Karawan ng anak mo. Hindi ka lang nga, Chona May. Umalis na tayo. Worst day ever. Hashtag story of my life. Di ba ang saya? Tigilan mo na nga yan. Puro ka drama. At ano naman ang alam mo? Feeling mo naman alam mo ang lahat. Aba, oo. Think about what you just told me. And why? Kasi, puro pabor sa'yo. You're just telling your emo story just to get our pity. Napakasama mo talaga. Patapusin mo nga ako, pwede? Sa tingin mo ba, after all those events in your life, iniwan kita? Iniwan? Were you even there? Yan ang hirap sa'yo. Let me refresh your memory. Nung araw ng birthday mo, malis ka lang. Nandun ako. I remain. Patricia, di ba sabi ko huwag ka nang tumawag? Pero hon... Mahal ko nga pamilya ko. Mas mahal ko sila. Minsan, masyado tayo nagmamadali. At namimiss natin ang ibang importanteng mga detalye. Ikaw lang ba ang may problema sa mundo? Do you think no one understands you? Sometimes, you don't see the whole picture. You could cry all day. Pero tingin mo ba, may babalik yan ang pamilya mo? Sometimes, pag nag-focus tayo sa problema natin, nakaka-addict. Don't let your struggle become an identity. Kumapit ka lang sa Diyos. Dahil hindi kayang pababayaan. I know, Lord, you have your own ways. I know that someday, my prayer will be answered. If I will always move. Ma, I love you. Happy birthday. I love you too, anak. Miss ko na si Daddy. Miss ko na rin siya.
Kasalanan namin to. I'm so sorry. It's okay, Ma. Alis mo na ako. Sige. Ang lahat ng mga problema ay may solusyon. Hindi man agad ito naaayos, ngunit may paraan ang lahat. All things will fall into place. Anak, namiss kita. Saan ang mama mo? Mirna, patawad sa mga katarantaduhan kong nagawa. Happy birthday. Sige, kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari. Magsimula tayo ng bagong buhay. Kung kumilos ka lang at gawin ang lahat ng iyong makakaya, mangyayari yan. Maniwala ka. Manalig ka.